Good morning. So ngayon, nandito tayo sa ano, Baryo. At ngayon ay mag-ano tayo ng palay. At makita dito na kami na lang na natira, no? Yung mga katabi dito ay nani na. So, mag-ano tayo ng rice po ngayon. Wala pa yung reaper. So, ipapakita ko sa inyo yung Palawan na variety. So yan, nasa likod po ay ito po yung Palawan na ano na tanim po namin. At titingnan natin kung ano, kung maani ba talaga tong ano, Palawan na palay. At kung ilan yung timbang niya. So tingnan natin tong palay. So ito yung tanim na palay na Palawan. So tingnan natin ano, kung makita niyo ano, yung buhay niya ay mahaba. Ayan. At maano siya, kumbaga bilog na bilog, oh. Malaman. So bakit nga ba ito ano? Napakaraming sinasabi nila, napakaraming ano, mabigat na tapos marami pang inaan itong Palawan. So, ganito po yung itsura niya. Makita nyo naman, ano, mabusog, tapos mahaba yung uway niya. Ayan. So, halos po ganyan po lahat. So, tingnan natin mamaya. Although ito ay, ano, dumapa. Ayan, no. Gawa ng mga hangin saka ulan. Ayan, ganyan. Ito naman yung tanim natin talaga. Ito yung lupa natin. So, makita nito na ano, napaganda pong kanyang mga ano. Okay talaga, oh. Ayan. Busog na busog. So, kaya pala mabigat itong Palawan, no? Ayan. Dito po yung hindi po dumapa. Doon sa part lang na yung dumapa sa kabila. Ito talaga yung sa atin, ano? Ito talaga yung sa akin. Itong diretso na to. Pabanos yung kunata Tilocano. So, hindi pa naayos yung mga ano niya. Mga pilapil niya. So, tignan natin ano. Palawan din ito. Half hectare. Ayan. Init, taas ng init no. Araw. Yes, sir, lumilim tayo. Nakita ko na. Parating na yung reaper. So, itong vlog po na ito ay tignan po natin yung ano, yung hindi ko kasi alam yung maximum yield nitong ano, Palawan na to. So, marami namang variety ng Palawan. At tignan natin kung ilan yung timbang, ilan yung maano natin sa 1,000 square meter. Doon tayo magbe-base kung ilan kung talagang maani nga itong ano, Palawan. Kasi yung una nilang inani ay marami eh. Saka mabigat. Tiroin mo yung 60 kg per ano per kaban. Pataas 60 kg. So tingnan natin mamaya kung ilan maani natin dito. At ito po ay hindi sa pagmamayabang ano. Tingnan lang natin yung variety na ito kung maganda talaga kasi kukuha tayo ng binhi para sa susunod na cropping, sa next cropping o final cropping. Yung reaper, parating na. Ito na yung sa atin, no? Hindi pa nakaryada.
sobrang busy na sa bukid, ano. May mga hindi pa tayo natanim dito sa garden natin. May mga yun, mga sili, pitchay, ayan, spinach, tomato. Laki na tomato, kung mulaklak na. Ang dami. Tapos dito yung ano, yung sili tsaka ano to, bell pepper. Ayan, malapit na ang ano, kumulaklak. Pero okay pa rin siya. So yung tali ko lang po yung kahapon, ano. Ang nani po natin sa 8,000 na square meter ay ano, 76,000. 76 na kaban. Tapos ang presyo po ng palay dun sa Palawan ay 17. Tapos ang binenta po natin dito ay 51 na kaban. Kasi nag-less po tayo. Nag-iwan po tayo ng pangkain natin kasi masarap tong variety po ng Palawan talaga. And isa pa dito, napaganda tong variety na to. Alam nyo kung bakit. Sa isang kaban, ano, doon mo na tansyain. Isang libong bayad nun. Bawat isang kaban. So, yung 51 na kaban, alam nyo ba magkano presyo nun? Nasa 52. 52,000 yung tikwan niya. Pinaka total ano na yan. 17 kasing per kilo eh. Yeah. So, yung 76, pag binenta mo lahat yun, papalo siya ng 70,000. So, ganun po kaganda po yung Palawan po na ito. Tsaka ito po ay ano, mabigat po talaga. Ang binenta namin ay 51, ano, nag-average po siya ng 60.5 per kaban na ano, kilo. So, kaya pag kinumpit mo yun, talagang papalo siya ng ano, 1,000 sa isang kaban, naigit. So, napakaganda, no? Nakita na natin na yung kwan ito, yung butil niya, maputi. Kaya kahapon, yung pinagbentan po namin, kasi dinilibre po namin ito, halos hindi sila nagkakalay sa double diamond sa kulay. Yung kasi pinaglagyan na po natin kahapon ay ano, hinalo po sa double diamond. May karga yung forward na double diamond, hinalo nila doon yung Palawan. So nagtaka kami bakit din dinagay. So sabi niya maputi daw yung ano, yung Palawan. So ayan, napakaganda po talaga tong ano, variety po na ito at na-try din namin. Tsaka kahapon maraming ano kumuha din sa amin. Ginawa nilang binhi yung variety po na ito para sa next cropping. Kahapon din may mga tao din na late na nagsabi kasi nabenta na namin yung palay, hindi sila nakuha ng binhi. So dun po sa amin kasi kami muna nakapag-introduce ng Palawan doon sa part po ng baryo namin. Kaya dumami po yung kumuha. At susunod na cropping talaga, yung final cropping na sinasabi ay marami magtatanim noon. Kasi sulit talaga eh, makikita mo eh. Gawin mo yung isang hektarya eh, oo, sabihin na natin mababa yung 99 ay nani niya. Pero pagdating sa timbangan, ang taas ng kanya, ng kilo niya. So yung total po ng pagbenta mo talaga malaki. Tapos yung kwan, ang binenta kasi namin lahat ay yung hektar kasi noon 1.8. Ang total po ng kanyang inani ay 1.75. And nang binenta namin 122 na kaban ng palay. So nag-average po siya ng 7 tons mahigit. So siguro titingnan natin yung classify ng ano, nandun siya siguro sa mas mataas sa average kasi kung maximum medyo kulang konti. 7 point something kasi. Pero sabihin na natin na average lang. Pero bigat. Kaya maganda po itong variety, no? Yan. So, dito tayo sa garden. Ay, update ko lang kasi itong kan ko hindi nababayaan dahil sa pag-aani. So, sunod ay aninin natin yung final na ano natin. Na C18. Yan. So, hanggang sa muli, no? Maraming salamat sa mga farmers po natin. Mga viewers po natin. Yan. Napagod tayo kahapon. Hindi natin na-vlog yung iba. So, yan. Hanggang sa muli. Maraming salamat mga farmers. Bye-bye.